So this time naman guys, ang gagawin natin, so how to create of canvas menu. So then click the elements to open the side navigation menu and push the content into right side. So kapag i-click natin ang menu, then itong content natin, so mapunta siya dito sa right side. So of canvas menu. So dito mag-create tayo ng link. So div id, then my side nav, then class, then side nav. Okay, then mag-create tayo ng link. So a href, and then lagyan natin siya ng about, then a href. So lagyan natin siya ng services. Then href clients. Then href contact. Okay, and then dito sa itaas, lagyan natin siya ng href. Then lagyan natin siya ng class, close ppn, then on click, then lagyan natin siya ng close nav. Okay, then dito sa ano, lagyan natin siya ng icons na close. So and then times. Kung napansin niyo dito guys, is meron tayong icons na close. Okay? So next natin, so dito sa HRF, so Java script, then void 0. Okay, so ito yung gamitin natin para pang close. Okay, so ang next natin, so dito sa content, lagyan natin siya ng div id, then main. Okay, so dito sa lagyan natin ng ano, span para sa menu. So lagyan natin dito ng menu. So ito yung i-click natin para makita natin ang menu natin na mag-pop up. So off canvas menu. Then lagyan natin siya ng style, font size 30px, and then cursor, pointer. Okay, so meron na siyang pointer, and then on click, open nav. And then, lagyan natin ng icons. So, and then, hashtag, and then, 9776. Okay? So, kung napansin niyo dito, guys, is meron siyang nakalagay na icons. Okay? So, ang next natin, so, lagyan natin siya ng design. So, dito tayo sa taas, so lagyan natin ng style. Okay, then dito sa ibaba, lagyan lang muna natin ng script para sa ating menu
na if kapag i-click natin ito, so mag-show po yung sidebar menu natin. So mag-create tayo ng script, then function, then i-call natin ang itong open nav. Okay, then document dot git element by id, then i-call natin ang my side nav dot style dot width equals, halagyan natin siya ng 250px. Then document dot git element by id, then i-call natin ang min dot style dot margin left equals 250px. Okay, then document that body that style that background then equals, so lagyan natin siya ng opacity sa every time na mag-open tayo. So para mas magandang tingnan. So lagyan natin siya ng RGBA. Then 0 0 0 0 then 0.4. Okay? So yan guys, so meron siyang effect na every time na i-click natin dito, so mag-ano siya, meron siyang effect. Okay? So yan. Then kapag i-click natin, so dapat mag-view po dito yung sidebar menu natin. So off canvas menu. So sa ngayon hindi pa siya makita kasi need pa natin ng more script. So para mag-show yung menu natin na about, services, clients and contact. Okay? And then next naman dito sa script natin, so tawagin natin itong close nav and then function. Okay, so dito sa close nav natin, so pwede lang kopyahin ito and then itong my side nav then style width, then lagyan natin siya ng 0. Then ito namang main, so lagyan natin ng 0. And itong background, so lagyan natin siya ng white. Okay? So yan guys, so kapag i-ano natin yung menu, then i-click natin itong X na icon, so mawala yung ano natin yung effect. So ito yung sa close nav button. Okay, so ang next natin, so dapat mag-display dito yung menu. So dito tayo sa style. So tawagin natin ang body. Then font family. Then transition, lagyan natin ng background color, five seconds. Okay, so yun guys, and then next
tawagin natin ang side nav. Okay, so height lagyan natin ng 100%, and then width 0, and position fix, and then z index 1, then top 0, left 0, and background color and then over blue, so hidden, and padding top, so lagyan natin ng 0.60px, and transition, so lagyan natin 0.5 seconds. So meron na tayong nakitang mga button. Then next naman, tawagin natin ang side nav, then A, then padding 8px, then 32px, and text decoration, so none, then font size 25px, then color lagay natin ng 8181, and next is display, then black, then transition lagay natin ng 0.3 seconds. Okay, so yun guys. Then next naman, so lagyan natin ng side nav, then A, hover, then kapag i-hover natin, so dapat mag-iba yung kulay ng text, so lagyan natin ng F1 then side nav dot close btn. So tawagin natin itong close btn, then position absolute, then top 0, right 25px, and font size 36px, and margin leaf, so lagyan natin ng 50px. Okay, so tingnan natin ang effect. Okay, so yun guys, tawagin natin ang min, then transition margin left, lagyan natin siya ng 0.5 seconds, and padding 16px. Okay, then lagyan natin ng add media. Okay, then tawagin natin ang max height, lagyan natin ng 450px. Okay, then tawagin natin ang that side nav, then padding top is 15px, that side nav, then tawagin natin ang font size is 18px.
Okay, so try natin. Okay, so yun guys. So meron na tayong menu. So then i-click natin ang close. So ma-close yung elements natin. So ang ano lang dito is yung close button natin or icons, hindi siya nasa tamang position, so dapat dito natin siya ilagay. Okay, so ayusin natin yung sa close button natin. Close BTN. Okay, so tawagin natin to. Okay, so yun guys. So meron na tayong button. So nasa tamang direction na siya. Okay. Then kung gusto nating lagyan ng ibang background ito, so pwede naman. So halimbawa, lagyan natin ng kulay green. So sample green. Okay, send guys. So for example, lagyan natin ng ibang color. Okay. So yun guys. So mas maganda yung effect kung naka-hide yung button natin. So kung meron kayo mga site, so pwede itong magamit. So lagyan lang natin ng maklik yung menu and then mag-show yung mga menu natin or navigation. So ito yung off canvas menu. So pwede namang wala siyang naka opacity, so ang tawag dito yung parang naka black yung screen. So kapag issue natin ang menu natin, so pwede nating tanggalin yon. So dito lang tayo sa ito, so pwede lang wala siyang background. Okay, so yun guys, so wala siyang background. Okay. So yan lang guys, and I hope na may natutunan kayo sa video natin, and don't forget to subscribe my channel, Sirs Code PH, and God bless.